Yung medium. Rizzo here. Welcome back to my channel. Today, meron na naman akong i-review na murang foundation at concealer. Ito, galing sa Ever Balena. So, meron akong EB Advance Shine Free Makeup Foundation and then yung EB Liquid Concealer. So, i-review ko tong dalawang to. I have these on my face right now. As you guys can see, very dewy and dumidikit yung buhok ko sa mukha ko. Ito, I got for 145 pesos. 30 ml na siya. So, sobrang mura lang nito, you guys. I believe they have 3 shades and I got the shade Oriental kasi ito yung nakita ko na may yellow undertone and yeah, para sa akin match naman siya sa skin tone ko, which is good. Pinipili ko talaga as much as possible yung may yellow undertone kasi yun yung mas bumabagay sa skin tone ko. And then yung concealer is nabura na yung presyo. Pero I'm pretty sure it's 140 pesos. I got mine in the shade Light kasi ginagamit ko yung concealer ko under my eyes. Meron silang dalawang shades nito, Light at saka Medium. Yung Medium medyo dark siya tingnan. And okay naman yung shade ng Light para sa under eye. I did try applying this on my redness though and obviously, it didn't work. You still can see my redness. Yung concealer, 7 ml siya. And then, ganito siya, oh. Doe foot applicator siya. Yung foundation, very simple lang yung packaging niya. Walang keme-keme, gray yung lid. And ganyan lang siya. Ang laki ng butas niya, oh. So, you gotta be careful, you guys. Before kipakita sa inyo yung application part, I just wanna say na meron akong oily skin. Tapos, mamaya din, after ng application part, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya under natural lighting. And I will also take a picture with flash and see kung maganda siya with flash. Anyway, I will go ahead and show you guys the application part. Oh, diba? Basa pa talaga yung buhok ko, you guys. I will go ahead and apply the EB Advance Shine Free Makeup Foundation. Meron siyang UVA and UVB. Basahin muna natin yung claim. Sabi dito, get shine free long lasting coverage with EB Advance Shine Free Makeup Foundation. It is formulated with vitamin E that keeps the skin soft, smooth and moisturized, while its UVA UVB properties protect the skin against harmful rays of the sun. Skin looks visibly smoother, glowing and shine free all day. Ganyan tayo eh. May mga claim tayo ng mga shine-free. Sealed pa siya. So, alam nyo na guys, oily skin ako. Ooh, la, lumabas. Tapos, I have a lot of redness going on my face. Ooh, yellow undertone. I like it. Yep. Tapos, meron ako Mr. Pimp dito kasi parating na yung bisita ko. Wala akong primer because hindi ako naglalagay ng primer. Yung ginamit ko lang is yung serum ko, yung Clavo na serum. And then, ilalagay ko na siya sa mukha ko. And if napanood nyo na yung unang review, yung Careline, alam nyo na wala akong foundation brush. Gagamitin ko is yung aking sponge. Meron siyang amoy na, hindi naman masama, pero meron siyang amoy. Try ko muna i-blend gamit yung fingers ko and see. Ah, hindi. Tsaka. Magsa-sponge na lang ako. So, gagamitin ko yung sponge. Okay, maganda siya. Yellow undertone. I like it. Pinakauna kong napansin is match talaga siya sa skin tone ko, which is great. So, ganyan yung itsura niya. Definitely, meron siyang dewiness na ganap sa kanya. Okay naman yung amoy niya. Para siyang, hindi ko ma-explain eh, pero hindi masama yung amoy niya. Very dewy niya, you guys. Wala akong nakikitang shine-free sa foundation na to, as of now. The way siya nagbe-blend, the way na it looks sa mukha ko, it reminds me of the Careline, yung unang na-review ko. Yeah, as you guys can see, wala siyang coverage. Nandun pa rin, kitang-kita pa rin yung redness sa mukha ko. I'm not gonna apply one more layer all over my face. Lalagay ko lang siya dito sa ilong ko na may mga obvious redness and see if buildable siya. Hindi siya buildable. Mahirap na din siya i-blend. Yung second layer, hindi na din ganun kadali i-blend. Para lang siya talaga yung Careline. Hindi din siya ganun ka ganda tingnan on camera. Parang puti siya tingnan on camera. Pero I will show you guys later kung okay siya under natural lighting. Kinuha ko lang yung anong natira sa kamay ko and ginamit ko yung kamay ko and see kung buildable siya kapag pinat mo lang siya. No, hindi pa rin. Nandun pa rin yung redness.
Di siya, wala siyang coverage. Anyway, I will go ahead and apply the concealer. Ito yung kanilang EB Liquid Concealer. So, yung concealer, lalagay ko siya under my eyes. Yung concealer, hindi din siya thick. Para din siyang yung... Para din siyang yung care line. Hindi thick yung consistency. Lalagay ko siya dito, ha. See kung makakover niya yung redness sa aking nose area. And then, lalagay ko din dito yung pimple ko dito. And see kung makakover niya yun. And, ibe-blend ko lang siya gamit yung beauty blender. Now, di siya nakaka-cover ng redness. Nakakaloka. Okay naman siya under my eyes. Very, very dewy, you guys. Look at my face. Okay naman siya under my eyes. Hindi siya ganun kaganda. Pero we'll see kung anong magiging itsura niya mamaya. Tapos, now na hindi ko pa siya naset, very tacky ng feeling. Yeah, very tacky ng feeling niya sa mukha. Ano bang claims nitong concealer na to? Wala siyang claims. Nandito lang yung ingredients, pero concealer, it's supposed to conceal, right? Try ko mag-add ng one more layer ng concealer, as in very slight lang, dito lang sa part na to. Okay naman yung shade niya. Actually, perfect yung shade niya. Hindi nga lang siya ganun kaganda mag-conceal. Gulo ng buhok ko. Wala pa ako, hindi pa ako nagsusuklay. Pasensya naman. I will go ahead and set my face with my powder. Intuit Oil Control and Oil Free Face Powder. So, I'm gonna do the usual thing that I do. I'm gonna set my under eyes. Itong powder na to, nakaka-mattify talaga siya ng bongga. Like, look at that. See? Sobrang laki ng kaibahan. Medyo sticky talaga siya. Nafe-feel ko siya while applying powder on my under eyes. Pag ganun ko, meron talagang, yeah. Tapos all over my face, I will go ahead and set it with the same powder and very lightly apply it all over my face lang. Okay, so ganyan na yung itsura niya. Kahit na sinet ko na siya with my powder, nakikita ko pa rin na meron pa rin siyang dewiness na ganap sa kanya. Like, meron pa rin ako nakikitang shine. Look at that. Hindi siya shine-free. It reminds me again of the care line na ginamit ko na sabi shine-free daw, pero hindi naman pala. I'm just gonna finish up my face and then I'll be back. Okay, so nag-apply lang ako ng blush, lipstick. Yeah, natapos ko na siya. Hindi pa rin siya fully nag-set. Like, nung nag-apply ako ng blush ko, hindi siya ganun ka-smoothie apply kasi medyo sticky pa rin yung mukha ko. And now, kung hawakan ko yung mukha ko, medyo sticky pa din siya sa feeling. Yung napapansin ko lang sa mga murang makeup na nireview natin so far, sa dalawa, ito at saka yung care line, ang tagal nila mag-set. Ano na ba? Siguro mga 10 minutes na to sa mukha ko, hindi pa rin siya completely nag-set. And to think na meron akong powder over it. So yeah, as you guys can see, very dewy niya tingnan. Pero I will wear it throughout the day and see kung ano magiging itsura niya later on. It is now 11:14 ng umaga. I'll get back to you guys later. Hello! Hello! Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya under natural lighting. And ito na din yung second update ko or first update ko. It's 3:22 ng hapon. So, ilang oras na ba nakalipas? Okay lang naman siya under natural lighting. It looks alright. Like yung ano niya, shade niya, nagmatch naman siya sa akin. Lalabas kami ng Mark, maglalaro kami ng badminton. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Kasi as of now, ano, okay na okay siya. Tingnan, di ba, you guys? Nag-set siya. Matagal pa rin siya. Matagal din siya nag-set, gaya ng care line. Pero, nung nag-set na siya, okay na siya. Hindi siya malagkit sa mukha ko at all. Hindi nangangati yung mukha ko. And, nakita ko lang dito, nag-oil up ako. Konti lang kasi, hindi din naman kasi mainit today. Lumabas kami ni Mark kanina. May pinuntahan kami. Hindi mainit. Umuulan nga ng konti. Ibablot ko lang siya para makita natin kung anong itsura niya. Para sa akin, mas gumanda siya tingnan after na ilang oras na siya sa mukha ko kaysa nung pag-first apply ko sa kanya. Feeling ko lumaki yung pimple ko, you guys. Tingnan niyo. And yung concealer, ayaw ko sa concealer. Medyo, ano, picky ako sa concealer ko. Ayaw ko na nag-crease. Ito, nag-crease siya. And nakita niyo na yung redness under my eyes. Wala na yung concealer. Yung powder ko na lang yung natara. So, yung concealer para sa akin, hindi siya maganda. Yung i-continue ko na i-review is yung foundation na lang. So far, so good naman. Hindi siya ganun ka-oily. Look it. Di ganun kasama. But then again, hindi mainit today. So, we'll see kung ano magiging itsura niya mamaya. Maglalaro kami ng badminton. And yes, I'll get back to you guys later. Papunta na! I am back! It is now 8:17
ng 8:18 ng gabi and iba yung suot ko sa intro at saka ngayon. Iba din yung nails ko, but I assure you guys, it's the same day. Iba ka lang yung nails ko because aalis kami bukas. Sa mukha ko, yung pinakaunang napansin ko is lumaki si Mr. Pimp. Kanina, sobrang konti lang ni Mr. Pimp. Pinakita ko pa sa inyo kanina. Ngayon, lumaki. Meron na siyang laman. Kanina, wala pa siyang laman. Ngayon, meron na lumaki. Oh my gosh. Tapos yung foundation din, nag-cake up siya dito sa area where my eyeglasses land. Char, my ganon. Pero yeah, dito oh, sa kung saan naglaland yung eyeglass ko, meron siyang cakiness na ganap doon. And then, very obvious yung dewiness sa mukha ko. Hindi ako nag-retouch at all. Ano lang, nag-blot lang ako kanina during my update. Pero that's it. Hindi ako naglagay ng powder. Wala lahat. And naglaro kami ni Mark ng badminton. After kong i-update kayo kanina, naglaro kami ni Mark ng badminton. Pinagpawisan ako. Hindi naman naging tsaka. Tingnan yung mukha ko. Which actually, I was like, I'm impressed. I am just blotting my face. Also, I forgot to tell you guys na I took a flash photo and yung flash photo and now nablinat ko siya, sobrang naging cakey siya, tingnan, as in sobra. Yung concealer, hindi ko talaga gusto yung concealer. Like, ilang oras pa lang nawala na yung concealer sa under eyes ko. Yung sabi niya sa claims niya na shine-free siya, definitely not shine-free. Like, you guys saw, pag-apply ko pa lang kanina, sobrang dewy na niya. And kahit na nag-apply na ako ng powder, dewy pa din siya tingnan. So, hindi siya shine-free. Nakaka-control naman siya ng oil. Hindi ako ganun nag-oil up kahit na naglaro kami ni Mark. Yes, pinagpawisan ako, pero hindi ganun ka... OA, tsaka tingnan yung mukha ko. By the way, ganito yung itsura ng blotting paper. So, hindi siya ganun kasama. Yung foundation, mas nagustuhan ko siya compared sa Careline. Yung Careline kasi, kumakati yung mukha ko dun eh. So, ayoko na talaga sa kanya. Ito, hindi naman kumati yung mukha ko. Kung susuotin ko ba tong foundation na to ulit, no, I prefer na wala na lang foundation. Like, magandang concealer lang. Yung go-to makeup look ko, I prefer na ganun lang kaysa mag-foundation na ako na wala naman siyang napoprovide ng coverage. Again, nasabi ko to sa Careline review ko, what's a point of it being a foundation kung hindi naman siya nakaka-provide ng coverage? Like, nag-a-add lang talaga siya ng product sa mukha mo, walang coverage. Like, you know, what's the point? Kung naghahanap kayo ng foundation na nagpo-provide ng coverage, definitely not the Careline, not the Everbelena foundation. Pero kung meron kang dry skin, naghahanap ka ng foundation na okay lang sa'yo, walang coverage, nagpo-provide ng luminosity, then yeah, you can try this. Mura lang siya, and okay naman siya. Huwag lang natin damihan kasi yung dito na area na dinamihan ko, diba? Nag-cake up siya. Ano lang, one layer lang is enough. So, yeah. Anyway, that is it for my review. Meron pa ako dyan yung Daiso BB Cream at saka yung Nichido na foundation stick. So, sana yung Nichido na foundation stick meron siyang coverage kasi it's a stick foundation. So, hopefully you guys, crossing my fingers. I hope you guys found this video helpful. Please like kung gusto nyo yung mga ganitong videos para maghanap pa ako ng more pa. Like, I'm planning to buy more from Sansan. And yes, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to get bye. OA na sa seal. How can I open this? Okay, tapusan ko. Tapusan. Tapusan. For real though. Seriously though. Wala akong gunting. Yes, it's 33.